Hello mga kamikos, kumusta kayong lahat? And happy Wednesday sa inyong lahat. Sana nasa okay lang kayo na kalagayan. Ayun na nga, bago tayo mag-start, huwag niyo muna kalimutan i-subscribe yung aking channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong upload or i-review sa aking channel, okay? So si Kiray Silis is nagsalita na naman, nag-post na naman sa social media. Sabi niya, matuto tayong manahimik kapag wala tayong ambag sa buhay ng tao. Sino kaya ang tinutukoy na ito? Kasi alam natin na si Kiray Silis is malapit na kaibigan ni Migs Molino at saka ni Mahal. Ito kaya ang tinutukoy niya, yung isang vlogger na ngawa ng ngawa or yung isang vlogger din na babae, puro babae na puro ngawa ng ngawa, kasi wala namang ambag sa buhay ng isang tao at saka sinisira yung buhay ng isang tao. So, kayo na bahala dyan. Kayo na bahala mag-isip na kung sino yung tinutukoy ni Kiray Silis. So, ito siguro guys, is kabuuan na to or pangkalahatang ano na to guys, pangkalahatang statement na to ni Kiray na huwag tayong makialam or matuto tayong manahimik kapag wala tayong ambag sa buhay ng tao. Kasi hindi mo talaga alam kung ano pinagdadaanan ng tao, hindi mo alam kung ano yung sakripisyo na ginawa nila. So magsalita ka ng ganyan, magjudge ka ng ganyan, hindi ka naman kaano-ano ng tao and wala ka namang tinulong kagaya niyan ng isang vlogger na naninira kay Migs Molino at saka kay Sir Jethro na okay naman yung pamilya Tesorero at saka pamilya Molino, okay naman sila. So bakit pinababalik-balik pa yung issue na ganito, na akala ko tapos na kasi nanahimik na siya pero nagsalita na naman siya? So for what na naman yung kanyang pinagsasabi na sabi niya naman na nabitray siya or something like that, or pinapatunay niya lang na sinasabi niya doon na kasi sinasagot ko lang yung mga comments, sinasagot ko lang yung mga message and mga bad comments ng mga tao, hindi ganun. So kung gusto mo talagang manahimik, so tapos na, nasabi mo na lahat itong tungkol sa pera, tungkol sa relasyon, so ano pa yung pinagngangawa, diba? So sana naman, respeto lang, patay na si Mahal and sabi nga ni Christy Fermin na sana daw patay mikin na yung kaluluwa ni Mahal kasi patay na yung tao, hindi na mapagsalita ng sa side niya. And nakita naman doon natin na naging masaya si Mahal sa piling ni Migs Molino. So yun yung pinakapunto doon, kasi hindi nakitaan na naging malungkot si Mahal sa piling ni Migs Molino. So ibig sabihin maganda yung samahan ni Migs Molino at saka ni Mahal, or kung wala man silang relasyon, or sinasabi mo si Jethro at saka si Migs Molino is may relasyon, so privately, so okay. Okay lang yun sa kanila na yun. So accept naman ng karamihang fans ng Mamig. So hindi naman yan sinasabi na tinatanggal si Mahal sa ni Migs Molino, kasi sinabi nga Mamig's team, Mamig's forever. So ibig sabihin magkadugtong yung dalawa na yan. So Mamig's forever talaga yung dalawa na yan. Magkadugtong na yan, magkadikit na yan, hindi na yan maghiwalay yung ganyang pangalan. Famous na yan habang buhay. So sana manahimik na ay matapos ng issue na ito. And lahat naman tayo is nagkakamali, lahat naman tayo may mga tao dito, lahat naman tayo is may mga kasalanan na gawa, pero hindi lang nabubuking, pero ikaw is binubuking mo yung kasalanan ng mga tao na wala ka namang kinalaman doon at saka hindi ka naman kaano-ano ng tao. Sana matapos na ito and magkaroon tayo ng peace of mind and gumawa lang tayo ng content, ng positive content, diba? So ayun lang, maraming salamat and God bless us all. Huwag kalimutan na mag-ingat kasi nga maraming nangyayari na kung ano-ano sa mundo. Sana nasa okay lang din kayo and God bless us all. This is Miko, see you on my next video. This peace. Yo.